Huwag yung gawin yan, te, dahil hindi po tama yan, no? Alam naman natin na yung ginagawa nyo talaga, hindi nyo gawa-gawa nyo lang yan, te. Ito, bigyan natin, unahin natin si Mary Jane Nyo. Mary Jane Nyo, sa atin na nakarisan sa atin, sabihin may mga tanong yan na kailangan sagutin. Okay, Mary Jane Nyo, good evening. Hello, hello, good evening po. Nyo po, hindi Nyo. Nyo. Naririnig na po. Oh, sige. Okay, so ano natin ngayon? So, ang sasagot ngayon, kung sakali hindi ako available dito, ang sasagot ngayon, andyan si Brother Aljan Bagatnan sa Romel Palma, at kung okay kay Brother John, pwede rin siya magbigay ng kasagutan. Ito yung maganda natin para hindi naman okay lang, okay lang ko bro, dito naman ako sa trabaho ngayon eh. Pero panggabi ako, dalawang buwan. Oh, so ito yung gagawin na lang natin ano, para doon sa mga hindi naabutan ng oras, no? Para oh, pwede, pwede. Para satisfy naman yung kanilang paghihintay. Oo. Okay. O yan na, another sacrifice naman po galing sa punto per punto. Ang napakahalaga talaga sa amin is maturuan kayo, yon. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Ano yun? Mahal kayo nakin. Mahal kayo nakin. Mahal kayo namin. Oh. Okay, at Mary Jane Nyo, good evening. Good evening po. Good evening po sa lahat. Ask ko lang po kasi ano, nung Sunday, ano ko? Sa sekta? May nakita ako sa loob mismo ng simbahan na mayroong nagpa-palm reading. Uy! May right ba po ba akong to confront them or wala? Ay, confront po! Uy! Hello, ate. Natatakot po ako eh. Ay, wag po. Hello, ate. Bawal po yung ginagawa niyo, ate. Palm reading yan. Yan po ay again sa ating turo sa CCC 21-16-17. Oh, pag nagalit sa inyo, ako niya. Ako niya. Pag ako yung ano, talagang wala akong pagkalang pag magalit sa akin eh. Dito nga, sa ano? Dito sa deliverance dito, sa ano, sa labas. Yung isa nag-react. Yung dalawang ano, yung dalawang babae, isa matanda. Bilang ganun. At tinawag ako ni ano ni nung anak ko si Marjo. Papa. Yes. Ano? Tinamo to may man ng speaking tongue sa labas. Pinuntahan ko, anong ginawa ko? Hinawakan ko yung dalawang kamay, ate, binaba ko talaga. Nagulat sila. Ha? Bro, huwag niyong gawin 'yan, te, dahil hindi po tama 'yan, no? Alam naman natin na yung ginagawa nyo talaga, hindi nyo gawa-gawa nyo lang yan, te. Sabi naman ng matanda, ito na yung matagal naming practice, bro. Sabi ko naman, te, yung practice nyo mali. Kaya tanong mo pa kay padre yan, mali. Ewan ko, mukhang hindi ko na nakita bumalik ito yung dalawang babaeng yon. Pero talaga dinirecho ko talaga, yung practice nyo, te, mali. Yun. Ito, dagdag, bro. Pero yung ginawa ko yun sa labas, dami nakakita, hindi binaba ko yung dalawang kamay. Diba? Oh, diretsahan ako, basta ano. Yun ang ginawa ko, yun talagang ginawa ko, diretsahan, binaba ko yung dalawang kamay nila. A dream na nini. Bro, GD? Ito, yes. May dagdag po tayo. Okay, go ahead. Go ahead, bro. Sige, okay. Dagdagan natin nang merong ano tayo, basihan sa Biblia. Sinasabi din po dito, no, kapatid, dito sa Ezekiel 3:18, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. So therefore, kapag hindi po natin sila naisaway, sinaway, ibig sabihin tayo po ay merong pananagutan sa kanilang gawain dahil tayo po ay nakakita ng tama nating gagawin. Para kapag nagawa natin ating obligasyon, subalit kapag binigyan mo sila ng babala na warningan at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, hindi pa rin nakinig, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. So mawawalan ka na ng hindi worry, I mean, hindi ka na magiging worried dahil sa kanilang ginagawang kamalian, dahil
sila po ay nabigyan na natin ng warning. So kapag Bro, ibigay yung talata 1931 ng Levitico. Magandang balita, Biblia. Ano-anong verse? Pakikuhos sa Ted na si John Ray dahil hindi siya co-host, baka sakali eh mag-mute siya dahil maingay sa kanyang background. Ayun. Dahil patulugin ko muna si Divine, baka kayo na muna bahala rito. Sige, go. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ayan, pagka po sasaway tayo sa mga tao, make sure may batayan tayo, pwede yung dali ng Biblia, tapos pabasa nyo para hindi, para tapos yung nice approach, nice talk, mahinahon na pananalita, ay, sister, bawal po sa Biblia yan, kanyo, kaya sa katekisim natin. Pero yung Biblia kasi madaling maano yan, yung magandang, yung bali, ano natin yun, yung mga Biblia natin yun, magandang balita, Biblia. Ayan, 1931 po na Levitico. Ipakita nyo lang yun in a nice way po. Baka aling maano natin sa salamat.